nakalimutan mo na ba ang layon din ng iyong mga ama ang mabuntag ng lupa? Hindi po. Balik ngayon ko po na batid na ang isang magsasara ay napapapa ng uli sa harap ng lipunan. Hindi ko niyaalis na ito ay magharap. Ngunit kung ang dahilan na yan sinasabi mo, iyan ay isang malaking kamalian. Ngunit, sayang lamang ang kalating gagatay mo. Sayang din ang panahon. At sayang din naman ang lupang yung tatalikas. Anong kakanin ng mga taong may titulo kung sa lupa naman ay wala mag-aaral? Hindi ka nila. Hamak ang magsasara. Ipanagyan na natin. Ngunit lalo namang hamak ang isang nilalang. Kung walang kung hindi marunong tumupas sa tungkulin, kininaan sa kanila ng Diyos. Para po, isipin mo mabuti ang sinabi ko sa iyo. Kaya niyo pag-aaralan ko. Kaya mo na yan. Pagkita ako sa iyo, tatan eh. Alam ko, narinig ko ang iyong pinag-usapan. Hindi ba may katwiran ng tatang? Oo nga, ngunit. Ang kadakilaan ng isang tao ay hindi nasusugat sa titulo, pagara o sa dika. Tignan mo aking ama, Alberto. Sa isang doktor. Subalit siya ay narilito. Isang magsasaka. Eh, bakit nga ba gusto ba niya magsaka? Sapagkat nangihinayin sa ating mga lupaing hindi nabubungkal, napawang mga dayuhan lamang ang nakikinabang. Tignan mo ang mga mina, bukirin, niyogan, at iba pang kayamanan, Alberto. Yan ay atin. Subalit ibang lahi ang nakikinabang kapagka tayo mga Pilipino ay ayaw natin maging magsasaka. Tama na, Lolita. Hindi ko na ipigmaling ang mga bagay na yan.